day, Auto Boys. We are receiving inquiries kung ano daw ba yung or paano mag-convert mga gantong steering wheel, aftermarket steering wheel. So ano daw ba yung slim hub, short hub, quick release, saka yung steering wheel itself. So explain natin ngayon kung ano-ano sila. So right now, as you can see, ang gamit ko sa personal car ko is short hub or slim hub works bell. Legit, medyo pricey, pero mamaya discuss ko yung advantages nyan. Tapos legit D1 spec quick release, then Rigmomo Monte Carlo red stitch red horn button na steering wheel. So one by one explain natin. Slim hub or short hub, ang purpose nun is specifically paggagamit ka ng quick release. Ito part pa rin to ng quick release. So bakit quick release? With just a snap or a click, ayun, matatanggal mo na yung steering wheel mo. Advantages niyan, safety. Una, bukod sa maganda siya tingnan, yung safety, ako pinili ko siya kasi sa safety. For example, nung papark ka sa parking na hindi masyadong matao, unsafe, walang security, so pwede mong bitbitin yung steering wheel mo. So less likely makahanap yung kotse mo unless may baong sariling D1 spec steering wheel but quick release yung harnapper. Okay, so bakit slim hub? Kasi pag gumamit ka ng standard hub tapos magki-quick release ka, masyado ng malayo dito sa lever, signal light, pati dun sa wiper. So mamaya pakita rin natin yung typical distance yan. Yung iba pagka sobrang taas, gumagamit ng parang extension dito. May tawang term doon, hindi ko lang sure kung ano yun. So yun, in my case, abot ko naman, so hindi na ako nag-extender. So ang advantage ng works bell short hub, may kasama na siyang airbag delete. Kasi pag tinanggal mo yung stock steering wheel mo, magpo-prompt yung ilaw dito ng airbag. So pangit, saka baka hindi gumana yung passenger side dito ng airbag, which is ayaw natin mangyari. So yun, mawawala yung ilaw kasi may kasama na siya. On some shops, pwede namang gumawa ng para mawala yung ilaw. But ako, personally, mas pinili ko siya. Another advantage is yung clock spring ng stock, magagamit mo pa rin. Ang purpose kasi noon, pag nagta-turn ka, tapos nag-full turn, then pagbalik ng steering wheel, automatic babalik yung turn signal, yung malalang pihitin ulit. Parang stock pa rin. Tapos, isa pa sa advantage, base sa mga gumamit, pag works bell, wala kang maririnig na lagatok. Tapos tingnan nyo yung fitting niya. Ang ganda ng fitting. Hindi siya mukhang nakaangat. Or design kasi siya talaga per specific model and car make. Okay? Then, why I choose D1 spec? Medyo mas gusto ko yung ano niya. Yung looks. Tingnan nyo ito. Make carbon fiber effect dito sa kamate niya. Ayan. Tapos known na rin siya diyan. So quality wise, durability wise, yan. Energy na rig, maganda din 'yan. So medyo pricey lang ata 'yun, kaya noong time na 'yun hindi ko na consider. Tapos possible ba na wala ng quick release tapos short hub? Possible, pero ang mangyayari, masyadong malapit yung steering wheel mo naman dito. So, baka magkaroon ka ng hindi comfortable yung pag-switch mo nito. Pero kung masasanay ka, I think pwede. Kung tanong is pwede, pwede. Or baka tumama kasi kamay mo rito habang namiliko. Which is hindi advisable and hindi safe. Okay? Kaya gagamit ka ng standard hub ng mga hanggang dito ata yun. Yun. Okay? Ako,
choose quick release para yun nga sa additional safety purposes na yan, mabit-bit ko yung steering wheel. Ano pa ba? So pag gumagamit ng quick release, better kahit digit or copy para mas safe pag binabalik. Kasi pag hinihila to, pag inatanggal, pinupush din to. So to. Yan. So pag binabalik, might as well ganun din para hindi nasisira yung bearing. Yan. Diba? So ganun, kaya siya quick release. Pagtatanggalin mo, pindutin mo to, then yun, switch mo lang. Okay. Then Origmo mo Monte Carlo. Ano malalaman Origmo, may pakikita ko sa inyo, meron diyan merong seal yung box. Pangalawa, merong may nakasabit diyan na black, pero nagagaya na rin yun eh. Makikita nyo naman sa quality, obviously ito diretso yung quality ng leather, yung stitch and everything, makikita nyo talaga halata, to be honest. Tapos correct me if I'm wrong, binili ko kasi siya, wala siyang kasamang sariling screw na ganito, which is mostly lahat naman ng digit mo mawala at ang kasama. And preferred kong mag-titanium bolts kasi yung mga normal or pangkaraniwang screws kinakalawang, which is after some time hindi na maganda tingnan. Unlike this, ayan no, hindi na nalulose thread. Pag kinlosap natin yan, titanium yan na block, which I got it from titanium bolts. Yan. Nagpaparang rainbow color yan sa actual yung, okay, so ganun yung mga kailangan yung malaman. Safety, basta quality parts, rig parts, I assure you safe yun kasi ginagamit niya sa mga karera, diba? So pero kung mas prepared yung may airbag, syempre mas safe yun. Pero sino bang gustong gumamit ng airbag? Wala naman, diba? So mas safe pa rin yung defensive driving kaysa matrigger yung airbag. Okay, so ano pa ba yung mga questions na nare-receive natin sa page? Ayun pa. So kung titipirin nyo na rin lang tapos masasacrifice ng safety nyo, wag na lang, kasi kaya nga tinatawag na upgrade, dapat better dun sa stock or mas reliable or may nage-gain ka, diba? Kung hindi ka magiging safe, hindi upgrade yun, baka downgrade ang tamang term dun. So wag magtipid, mag-ipon kung walang budget. Then pag may budget ka na, bilhin mo yung real thing. At the same time, pag tinanong ka, proud ka kasi legit, legit mo, mo legit D1 spec, legit works well, diba? Build mo yan eh. So actually mas magiging magastos pag mga I don't wanna say yung, kasi meron naman talagang off budget, pero ako personally, ipon muna, hindi naman minamadali ang gandang build. Okay, so be proud sa mga binibili nyo kasi pinaghirapan nyo yan. Okay guys, so yun, nga pala available na rin pala yung D1 spec ulit. Dati kasi nag out of stock yan, meron na ulit ang stock, PM lang kung sino yung gustong bumili nito. Momo Rig Monte Carlo, wala pa. Works Bell, may short hub, meron pa atang isang set. Okay, so message lang.